Learning task 1, solve the following equations. So, square root of x equals 9. So, kailangan ang matira lang dito sa kaliwa ay si x. So, para mangyari yun, i-erase natin both sides sa 2. So, ito, cancel na to. Matitira na lang sa kaliwa ay x. And then, dito, 9 raised to 2 or 9 times 9, ang sagot natin ay 81. So, paano natin malalaman kung tama ba yung nakuha nating value ni x? So, substitute lang natin yung nakuha nating value dito sa ating equation. So, square root, then yung value ni x natin na 81, then equals 9. So, ang sagot natin dyan ay 9. Next, cube root ng 3x equals 6. So, kailangan ang matira dito ay 3x muna. So, para mangyari yon, para mawala si cube root, ay i-erase natin sa 3. Both sides. So, cancel na to. Matitira na lang dito ay 3x. So, dito naman sa kabila ay 6 raised to 3 or 6 times 6 times 6. Ang sagot natin ay 216. Then, kailangan ang matira na lang dito sa kaliwa ay x. So, para mangyari yon, ang gagawin natin ay divide natin both sides sa 3. So, cancel to. And then, x equals 216 divide 3 or ilang 3 meron sa 216. Ang sagot natin ay 72. So, paano natin malalaman kung tama? So, substitute lang natin yung nakuha nating value dito sa ating equation. So, cube root ng 3, then yung x natin, 72, equals 6. So, 72 times 3, ang sagot natin ay 216. And then, anong number ang kapag minultiply natin ng tatlong beses sa kanyang sarili, ang sagot ay 216. So, ang sagot dito, cube root ng 216 ay 6. Next, 4 square root of x equals 6. So, dito, ang gagawin natin ay divide muna natin both side by 4. Para ang matira na lang dito sa kaliwa ay itong x. Itong square root of x. So, 6 divide 4, ang sagot natin dito ay 3 over 2. Okay? And then, para ang matira na lang sa kaliwa ay x, ang gagawin natin ay raise natin both sides sa 2. So, ito, cancel na to. Matitira na lang dito ay x. And then, para dito ay 3 over 2, raise natin sa 2, ang sagot ay 9 over 4. So, ito na yung sagot natin para dito sa 4 square root of x equals 6. So, paano natin malalaman kung tama? So, again, substitute lang natin yung nakuha nating value dito sa ating equation. So, yung x, papalitan lang natin to ng 9 over 4. So, kailangan itong kaliwa maging equal dito sa kanan. Next, square root of 3x minus 2 equals 5. So, kailangan ang matira muna dito sa kaliwa ay itong nasa loob. So, para mangyari yon, i-erase natin sa 2 both sides. So, cancel na to. Matitira na lang dito ay 3x minus 2 equals 5 raised to 2. Ang sagot natin ay 25. Then, transpose natin si negative 2 dito sa kabila. So, 3x equals 25 plus 2. So, dito, same lang din siya kapag nag-add tayo ng positive 2 both sides. So, parehas lang yon. So, dito, magiging 25 plus 2, ang sagot natin ay 27. Then, ito, 3x, kailangan ang matira na lang ay x. So, divide natin both side sa 3. So, ito, cancel, matitira ay x equals 27 divide 3. Ang sagot natin ay 9.
So again, sa digit lang natin yung nakuha nating value para malaman natin kung tama ba yung sagot natin. Next, fifth root of x plus 5 equals 7. So si 5, lipat muna natin sa kabila. So matitira na lang dito sa kaliwa ay ito. And then dito, 7. Then lipat natin to, magiging negative 5. So fifth root of x equals 7 minus 5. Ang sagot natin ay positive 2. So kailangan ang matira na lang dito sa kaliwa ay x. So para mangyari yon, i-erase natin sa 5 both sides. So cancel to, matitira na lang ay x. And then 2 raised to 5, ang sagot natin ay 32. So substitute lang natin yung nakuha nating value ni x dito sa ating equation. Para malaman natin kung tama. So kailangan itong kaliwa ay maging 7 din. Next, cube root of x equals to 3 cube root 7. So, ang gagawin natin dito ay i-erase muna natin both sides sa 3. So, ito, cancel to. Matitira na lang dito ay x. And then, ito, 3 raised to 3. Ang sagot natin dito ay 27. Then, para dito, cancel to. So, matitira na lang dito ay 7. So, x equals 27 times 7. Ang sagot natin ay 189. So, para malaman natin kung tama yung sagot natin, substitute lang natin itong 189 dito sa x, sa ating equation. Next, 8 minus 4th root of x equals 7. So, dito, ililipat muna natin si x dito. So, dito, matitira na lang ay negative 4th root of x. Then, dito, 7 minus 8. So, si 8, kapag inilipat natin sa kabila, mababago yung kanyang sign. So, 7 minus 8, ang sagot natin ay negative 1. Then, times natin both side sa negative 1. So, magiging positive na siya. Then, para matira na lang si x ay i-erase natin both sides sa 4. So, mangyayari, x na lang dito. So, 1 raised to 4, ang sagot natin ay 1. So, ang value ng x natin ay 1. Next, 3 cube root of x equals 12. So, dito, ang gagawin muna natin ay divide natin both sides sa 3. So, cancel to. Matitira na lang dito ay cube root of x. Then, 12 divide 3. Ang sagot natin ay 4. Then, para matira na lang si x, dito sa kaliwa, ang gagawin natin ay i-erase natin both sides sa 3. So, cancel to. Matitira na lang ay x. So, 4 raised to 3. Ang sagot natin ay 64. So, kung i-check natin, so, 3 cube root of yung x natin, 64. Yan. And then, sa kabila ay 12. So, cube root ng 64, ang sagot natin dyan ay 4. So, 3 times 4. So, 3 times 4, ang sagot natin ay 12.